everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review. We're going to review these new products of CARELINE. So we have here the Acne Spot Concealers and their new Oil Control Mattifying Loose Powder. This is fairly new, guys. Pero alam ko, a couple of weeks ago, naging available na siya sa mga Watsons pa lang. Pero ngayon, ayan, nationwide available na itong new products ng CARELINE na to. So kung gusto nyong malaman kung okay ba itong bagong products ng CARELINE, then please keep on watching. Okay, so bago natin tignan yung performances ng mga bagong products na to ng CARELINE, gusto ko lang i-share sa inyo na ginawa nila itong new products na to mainly for the new normal. So isa lang sa mga disadvantages ng lagi tayong naka-mask and nagkakaroon tayo ng maskne or acne because of wearing masks. So itong mga products na to, meron siyang ingredients na pwedeng makatulong na malabanan or makombat yung maskne or somehow ma-avoid natin yung pagkakaroon ng maskne. So I wanna start with this acne spot concealer. Concealers. Alam ko meron ng concealer yung CARELINE. I think it's called the pimple concealer. Ano ba? Pimple spot concealer or pimple concealer? Basta alam ko meron silang pimple concealer. Pero ito, parang upgraded version siya. So, ang sabi dito sa info card nila, itong acne spot concealers na to, meron siyang salicylic acid and tea tree oil. So, yung salicylic acid, nakakatulong yung ingredient na yon para malabanan yung mga acne and ma-prevent yung future breakouts. Tapos, yung tea tree oil naman, meron daw siyang antimicrobial and anti-inflammatory properties that reduce swelling and redness of the skin. So, ayan, merong 4 shades available para sa kanilang acne spot concealer. Ang cute ng box. I like it. So, ayan. Ito mismo yung packaging ng kanilang acne spot concealer. Ang ganda ng packaging niya. Talagang leveled up na mas maganda at mas fancy siya tignan kumpara dun sa unang pimple concealer nila. Parang frosted glass yung lalagyan niya. Ganun. And maganda kasi nakikita mo na kung ano talaga yung kulay or shade ng concealer. So, ito yung swatches ng shades. Ito yung pinaka-light. So, this is the shade Oriental. And then, the next shade is called Natural. And then the third shade, it's called Mocha. Pero parang may pagka-red. Medyo reddish yung undertone nitong shade na Mocha. And then the darkest shade is called Cafe. So napansin ko lang yung dalawang darkest shades, medyo may pagka-red. Ang gusto ko sa kanila, lahat sila warm undertone. So mas maganda yon para sa mga skin tone na meron yung mga Filipina. Pero kung sakali lang na meron mas maputi pa, kunyari meron pang mas maputi kaysa sa akin, wala silang shade dito kasi itong Oriental na to, parang siya talaga yung naangkop na shade para sa akin. So, kung i-compare ko siya sa MAC NC20 ako. So, yun yung gawin yung basehan. Pero simple man yung itsura ng actual concealer na to, sa box naman nila, parang complete naman or halos complete naman yung details niya. And nakalagay din yung shelf life niya. So, upon opening the product, 12 months yung itatagal niya. Cruelty-free, paraben-free, and vegan itong mga products na to ng CARELINE. Tapos, ito naman yung applicator ng concealer. Yung typical doe-foot applicator na concealer. Ganun siya. Okay, so from the name itself, acne spot concealer, it means ginawa to para pang-conceal ng mga acne spot nyo. Pero, pwede niya rin naman siyang gamitin na pang-conceal na ibang parts ng face nyo. Ako, ginagamit ko siya sa under eye area ko. Actually, I have it on my face right now sa under eye area ko, pati sa ibang mga dark spots ko. So, dito sa demo clips, wala akong nilagay na kahit anong base makeup sa face ko, sa bare skin lang, moisturizer lang, para makita nyo talaga yung coverage nitong concealer nito, para makita nyo talaga yung performance niya. So, yung perfect shade ko dito sa acne spot concealer nila is yung shade na Oriental. Pero sa under eye area ko, maglalagay muna ako nitong shade na Natural. Mas dark siya ng konti kesa dito sa Oriental para somehow makorrect yung dark circles ko. As you can see, medyo dark talaga siya compared sa original skin tone ko. Tapos, ibe-blend ko lang yan using my fingers. Hindi ko siya pinofocus sa ilalim lang. Binababa ko siya dito ng konti. Tapos, papunta dito sa gilid. Tapos, alagay ko din siya dito sa may lid area ko. Hindi siya talaga full coverage, medium coverage lang siya. Kasi medyo may nakikita pa rin konting, alam mo yun, mapula dito sa may eye bags ko. Nung unang beses na nilagay ko to, yung Oriental shade agad yung ginamit ko, which is yung lighter shade. Tapos, hindi niya talaga fully na-cover yung darkness ng eye area ko. Parang sakto lang yung coverage niya, tapos na-highlight lang yung area. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na, nilalagyan ko muna ng darker shade. Tapos, saka natin ipapatong ngayon yung shade ko na talaga, which is yung Oriental.
pwede naman kayong gumamit ng concealer brush o kaya ng sponge, pero I find na mas maganda na yung fingers ko lang pinang-a-apply ko kasi nga hindi siya talaga ganun ka full coverage. Yung consistency niya, creamy siya pero hindi siya ganun ka dewy at hindi rin naman siya matte. Parang para sa akin, sakto lang siya for everyday. So, fuller na yung dating ng coverage niya, tapos mas na-lift niya at mas na-brighten niya yung eye area. So, as you can see, marami ako ngayong mga pimple scars dito, pati dito sa noo. Ako. So, gamit ko yung shade ko talaga, which is Oriental. Dito muna tayo sa dark spot na to. And again, I'm going to use just my finger para i-blend yan. So, as you can see, hindi siya talaga full coverage at again, parang na-highlight lang niya yung area na yan. So, ngayon, itry natin yung technique na ginawa ko sa eye area ko. Lalagay ko muna yung dark shade. Blending that using just my fingers. Nagpipick through pa rin talaga yung pagkaitim nung pimple scar ko. So, ngayon, papatungan ko na siya nung actual shade ko, which is Oriental. Mas na-conceal niya ng konti, pero again, nagpi-peek through pa rin siya. I-try naman natin kapag ka-brush yung ginamit natin. Okay, so itatry natin siya ulit dito. Binura ko yung area dyan. So I'm just going to lightly tap on the brush. Okay, so ngayon nakikita ko mas okay yung coverage niya pag ang ginamit natin dun sa spot is yung brush. Pero based on my experience, kapag naglalagay ako ng concealer sa my eye area ko, mas gusto ko yung fingers lang kaysa pag gumamit ako ng brush. Kasi pag gumagamit ako ng brush sa eye area, hindi ganun ka-full yung coverage na lumalabas. Lightly or gently patting the brush. Ayan, mas na-conceal niya pagka-brush yung ginamit mo sa spot concealers niyo, guys. Even though mas maganda na yung coverage niya ngayon, pero nagpi-peek through pa rin yung pimple scars ko. So again, hindi siya talaga full coverage. Medium coverage lang siya. Okay guys, so I tried to add another layer dito sa my chin area ko, yung mga dark spots ko dyan. And mas na-blur out na this time. So somehow pala, mabibuild up mo yung coverage niya. Pero again, not yung talagang fully pack na pack yung coverage niya. Mas na-blur out lang siya, hindi na ganun kahalata yung dark spots niya. Pero dito sa noo ko, since hindi naman ganun ka-dark yung mga spots ko dito sa noo ko, hindi ko na noble yung layer niya. So, hindi naman required na dalawang shades talaga yung gagamitin nyo para mag-conceal kayo. Yun lang yung technique na ginawa ko para talagang mas ma-conceal pa yung mga dark spots. Pero, kung i-compare mo siya sa pimple concealer ng Careline, mas may coverage naman itong acne spot concealers nila. So, para sa akin, okay lang din naman na medium coverage siya. Lightweight siya eh. Since mas madalas ngang gagamitin natin to na naka-mask tayo. Pero, ayun nga, gusto ko yung texture niya kahit na hindi siya full coverage. Kasi nga, parang perfect siya for everyday look sa mga natural looks, gano'n. Alright, so dito naman tayo sa Oil Control Mattifying Loose Powder nila. And alam nyo ba, nung nakita kong meron na silang loose powder, tuwang-tuwa ako. Kasi personally for me, mas preferred ko yung mga loose powder compared sa mga pressed powder. So ito namang loose powder nila, ang sabi dito sa info card nila, meron siyang silica na nakaka-absorb ng excess oil and it prevents makeup from caking and cracking. So dahil nga sa new normal, lagi na tayong nakamask, so mas may tendency talaga na mas mas mag-crack, mag-transfer yung makeup natin dahil may nakalagay sa ibabaw mo, may tela sa ibabaw mo, diba? Lalo na kapag nag-oil up na yung skin natin na talagang prone na yun na mag-cake tsaka mas mag-transfer siya, ganun. Pero ito, meron daw siyang silica na nakaka-absorb ng excess oil. So, less yung transfer siguro and less hulas yun. So, dalawang shades lang talaga yung available para sa kanilang loose powder. Isang lighter shade na medyo pinkish siya and then isang mas dark ng konti na warm undertone siya. So, yung lighter shade is called shade sugar and then yung darker shade it's called cinnamon. Ito po yung itsura ng actual powder. Ayan, simple lang naman yung lalagyan niya tapos sa ilalim, ang laki ng shade name. Gusto ko talaga yung mga packaging nitong new products na to ng Careline. Wala masyadong details dun sa actual product pero nandito lahat sa box. Vegan, cruelty free, paraben free. Ito naman yung shelf life niya upon opening is 24 months. Yung concealer, 12 months lang. So unahin natin itong shade na mas light and this shade sugar. Pagka ganyan lang, hindi nyo siguro masyadong nakikita. May pagka pink talaga yung powder niya. Pero, pagka nilagay mo naman sa face mo, hindi naman siya pink tignan. Parang nakaka-brighten lang siya. Guys, hindi siya yung maputi, hindi siya pinkish, hindi siya parang ashy, hindi siya off tignan eh. Parang translucent powder lang siya na mayroong brightening effect. Ganon. Ito namang shade na cinnamon, ayun nga, ito yung yellow undertone at of course, mas preferred ko sana yung yellow undertone. Kaso kasi, mas dark siya talaga sa akin. Ayan, makikita nyo, dark siya talaga.
talaga compared sa skin tone ko. Pero hindi naman siya yung sobrang opaque na powder. Translucent powder lang din siya na mas dark ng konti yung tone niya. Iseset na natin yung concealer using this Careline Oil Control Mattifying Loose Powder na to. Nagustuhan ko siya. Ang nakakalungkot lang, dalawa lang yung shade niya. Tapos yung lighter shade niya, parang may pagka-pinkish yung undertone niya. So yung mga ganyang klase na kulay ng loose powder or ng powder, maganda yun pagpa-brighten up ng eye area natin. Meron na siyang kasamang powder puff. So ito yung gagamitin ko para makita talaga natin yung performance niya. So pagka nagpa-powder ako, pinofocus ko talaga yung eye area ko since yan yung oily part ng face ko. Tsaka of course yung T-zone ko. And dito sa noo, so iniiwan ko muna siyang unblended, ganyan muna. In fairness naman dito sa powder puff na to, kahit na maliit lang siya, it does the job, okay naman siya. Maganda siyang pang, alam mo yun, pang patag ng powder. Patag! Lupa! Ayan, so now I'm just going to lightly dust off the excess powder. So as you can see, mas maganda siyang tignan. Parang mas na-even out niya na yung dating ng ating concealer, ng ating base makeup. Tapos, ayan, na-mattify niya nga talaga yung balat natin. So wala nang shining, shimmering, splendid dyan. Wala nang kahit konting sheen na nakikita sa face ko. Kahit na i-blend ko pa siya using the brush or what, nasaset niya na into place yung concealer or yung makeup na ilalagay mo underneath. I don't know kung nabibigyan ng justice sa camera, pero sa personal, ang ganda. Ang gandang pang-set talaga ng makeup. Finely milled siya. Hindi siya yung magaspang na powder. Ang lambot niya, guys, pagka ginaganyan siya. So, gandang-ganda talaga. Gustong-gusto ko talaga itong Oil Control Mattifying Loose Powder na to. Kahit na ilang oras na yung lumipas, hindi siya masyadong nakakahulas. Papakita ko sa inyo yung mga video clips nung ni-road test ko itong products na to. Hi, guys. So, I tried this new products of Careline. So, titignan natin kung gaano siya maglalast, kung anong performance niya, kasi lalabas kami ngayon. So para ma-road test ko na siya, tinry ko siya agad, kaka-receive ko lang ito kanina. So ayan po yung itsura ko ngayon bago umalis. Fresh pa, di ba? Hindi ko alam kung itsura ko pag uwi namin. So update ko kayo. Ayan, naka-uwi na kami. So, ayan, ito yung itsura ko ngayon. Siyempre, bumakat yung sasalamin ko, di ba? Humuta ba? Pero in fairness dun sa powder, ang ganda niya. Hindi ako masyadong nag-oil up. Sorry yung tint ko, dahil meron akong windburn dito. So, merong dry patch. Anyway, yung concealer, nag-peek through na agad yung mga dark spots ko. Although, hindi siya talaga fully na-concealed kanina. Mas nabura na siya. Siyempre, nag-mask ako and all. Pero, ginamit ko rin kasi siya sa under eye area ko. And, kinaalat ko siya sa my nose ko. Pero, parang minimal lang yung pagkahulas niya. Siguro nakatulong ng malaki yung powder. Actually, I love the concealer as well. Kulang lang siya sa coverage for me. Although, it's just a spot concealer. Parang perfect for everyday yung concealer. Okay, part 2 ng pag-road test ko ng Careline Loose Powder tsaka concealer. So, this time, naglagay ako ng base makeup. Actually, tinted sunscreen. So, andyan na yung grab ng notify na babalikan ko kayo. Ayun yung itsura na ngayon. Sasamba lang kami. And then, pagbalik, tignan natin kung mahulas ba siya agad or not. Hi guys! So, kakabalik ko lang from church. Ayan, medyo kumalat lang yung lipi ko kasi creamy tinted lip balm. Pati yung mascara ko kumalat siya. And nag-crease siya. Nakasalamin ako guys. Mind you, naka-glasses ako. Tapos usually, pagka nagmamask ako, pinapaabot ko siya hanggang dito para, alam mo yun, hindi masyadong nagmo-moist, if that makes sense. Hindi siya okay sa may eye area. Syempre, magbabakat yung sa may glasses ko, diba? Ayan, no? Pero, sa rest of the face, okay naman siya. Yung coverage niya dun sa dark spots ko dito, kung ano yung coverage niya kanina, ganun lang din naman kasi hindi naman siya talaga full coverage. Tapos okay naman yung sa cheeks ko, yung pinaglagay ng blush ko, ng bronzer ko, okay naman siya. Even sa noo, yung sa eye area lang talaga, yung nagkaroon ng problema. Ayan, nakikita nyo. Ayan, oh. Ayan, namumuo siya. Sobrang init kasi pinagpawisan ako. So, hindi niya nape-prevent masyado yon nung loose powder. Pero sa rest of the face, okay naman siya. So, hindi ganun siguro ka-tight yung hold niya nung powder. Pero sa ibang part, carry lang. So, yung quality ng powder niya, yung gustong-gusto ko, yung concealer, yung sakto lang para sa akin. Although, perfect for everyday. Gusto ko siya! Gusto ko yung texture niya, pero yun nga lang, hindi siya ganun tumatagal at nagkikrease siya. Yan yung mask na ginamit ko, guys. So, kumalat talaga yung lipi ko, diba? Kita yung pinag-transferan nung makeup ko. Nung powder, nung concealer, nung base, or nung tinted sunscreen. Pero all in all, okay naman din yung performances nila talaga. Nag-transfer man ng konti, nag-fade man ng konti, pero hindi siya sobrang nahulas. Very lightweight, so hindi siya yung sobrang nakakairita kahit maglagay ka ng mask, kahit may facial pa dyan. Hindi siya ganun nakakairita kasi ang gaan niya sa face. Itong acne spot concealer na to, makakatulong yung meron siyang infused na tea tree oil tsaka salicylic acid. At least hindi masyadong nai-irritate yung mga acne nyo kung meron na kayong acne at tsaka makakaprevent pa siya ng mga future breakouts. Tapos ito namang
loose powder nila, nakaka-mattify siya talaga, nakita nyo naman. Isa pa, affordable, of course, kilala nyo naman ang Careline. So, itong Careline Acne Spot Concealer na to, this cost 185 pesos. And then, this loose powder, this cost 220 pesos. Siguro yung iba, sasabihin, medyo pricey, hindi naman siya ganun kalaki. Pero guys, matagal nyo na rin gagamitin to kasi mga ganitong loose powder, a little goes a long way. So, para sa akin, okay lang siya para sa presyong 220 pesos. And kung i-consider nyo rin yung packaging niya, ang gandang tignan, mukhang fancy siya. Talagang nile-level up na ni Careline yung game nila, no? Bongga talaga. So yeah, that's it for my review on this new products ng Careline. Yung kanilang acne spot concealers and yung kanilang oil control mattifying loose powders. Kung meron pa kayong mga tanong na hindi ko nabanggit sa video na to, mag-comment lang po kayo sa baba. Baka sakali kasing merong hindi ako nabanggit or whatever. And as always, sana nakatulong po sa inyo itong video na to. Lalo na kung naiintriga kayo kung okay ba tong bagong products ng Careline. So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!